Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Filipino community sa Cambodia. Sa kanyang pagharap sa mga kababayan, nangako ang Pangulo ng maayos na serbisyo at pagpapabuti ng mga programang para sa kapakanan ng mga OFWs. Si Crisel Pardilla sa detalye, Rise and Shagli. Ang Tigre ng Norte! Mainit na sinalubong ng mga Pinoy sa Cambodia si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isinagawang pagtitipo ng Filipino community sa Penampeng, Cambodia. Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Sabay-sabay na inawit ang pamosong kanta na gamit sa campaign ad nito noong nakaraang hatol ng bayan. Basta tayo'y magkasama. Enjoy ang mga dumalong Pilipino sa kabila ng pagod sa mga meeting, masarap ang ngiti ng presidente. Pagkaganyan ng mga summit, napakaseryoso yun dahil mabibigat talaga ang pinag-uusapan. Kaya parang kung ika nga, sinasabi sa English, to coming here to be with you is really a breath of fresh air. Pinasalamatan ng Pangulo ang mga overseas Filipino worker na nagbigay ng buong suporta mula sa kanyang pangangampanya hanggang maluklok bilang pinuno ng Pilipinas. Ipinagmamalaki niya ang mga Pinoy sa abroad na hindi lamang nagtatrabaho para sa kanilang pamilya, kundi may malaking ambag din sa ating ekonomiya. Dahil sa inyong napakagandang naging reputasyon na dinala sa mga Pilipino dito sa Cambodia, kagaya ng lahat ng mga Pinoy na kung saan-saan kami pumupunta, ganyan din. Kaya naman pagka pumupunta kami, mayabang kami kasi sinasabi Pinoy kami. Nakita naman, kilala na yun ng mga Pinoy, magagaling yan. Game na game ring ipinaramdam ng presidente ang kanyang pagmamahal sa mga Pilipino. Kaya, I love you also. Ramdam ang saya ng bawat isang Pinoy na dumalo sa pagtitipon. Nasa 5,000 Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho sa naturang bansa. Nakaramihan ay mga supervisor sa mga factory, medical worker at guro. Kaya hirit ng presidente. To the Filipino English teachers who train Cambodian Senate personnel and officials, as well as the estimated 7,000 strong Filipino diaspora. Kaya pala, pati yung mga politiko, tinuturuan ninyo. Baka yung iba, gusto nyo buwi na, turuan nyo rin yung mga politiko doon sa Pilipino, sa Pilipinas. Ipinangako ng Pangulo ang pagbibigay ng maayos na serbisyo at pagpapabuti ng mga programa para sa kapakanan ng mga OFW. At upang mapanatili ang fastest growing economy ng Pilipinas, pagsisikapan anya ng Administrasyong Marcos ang pagpapalago sa ekonomiya sa tulong ng pagbuhay sa mga nawalang negosyo, pataasin ang produksyon sa agrikultura, pagpapabuti sa healthcare system, at mas lalo pang pataasin ang antas ng edukasyon. Kaya maraming salamat ulit sa inyong suporta. Asahan ninyo, hindi kayo magsisisi sa inyong binigay na boto. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. At mahal ko kayong lahat. Mabuhay po kayo. Crisel Pardilla para sa morning show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.